channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell for updates. Apat na ikatlong markahan unang linggo. Tayo muna ay manalangin. Mga panuntunan, una mag-online 5 minuto bago ang tamang oras. Pangalawa ay mute ang mic, at i-on lamang ito kung kinakailangan. Tatlo sundin ang direksyon na tinuturo ng guro. Apat makinig ng mabuti. 5 pindutin ang wave na kamay sa emoji kung may nais sabihin. Handa na ba kayo matuto? Ihanda ang lapis at papel. Layunin, 1, na ipaliliwanag ang kahulugan at kahalagahan ng entrepreneurship, 2, natatalakay ang mga katangian ng isang entrepreneur. Sagutan natin ang maikling pagsusulit sa subukin natin panuto, isulat ang tama kung wasto ang isinasaad sa pangungusap at mali naman kung hindi. 1, ang tawag sa namamahala ng isang negosyo ay entrepreneur. 2, ang entrepreneurship ay hango sa salitang German na entreprende. 3, sa pangangasiwa ng isang negosyo kailangan walang kasanayan at kaalaman sa produkto upang maging matagumpay. 4, kailangan maging malinis ang loob at labas ng iyong tindahan upang maging kaaya-aya ito sa mamimili. 5, para umasenso ang negosyo kailangan maayos ang pagtatala ng iyong paninda at ang pera na kinita. Iwasto na natin, handa na ba kayo? Pag-aralan natin ang kahulugan at kahalagahan ng entrepreneurship at mga katangian ng entrepreneur. Panuto, taglay mo na ba ang sumusunod na kaalaman at kasanayan? Lagyan ng check, pari ugat, ang hanay ng thumbs up icon kung taglay mo na o X, ang sahanay ng thumbs down icon kung hindi pa. 1, nagawa mo na bang magtinda? 2, nagawa mo ba ang mga gawain sa pamamahala ng tindahan tulad ng paglilinis? 3, palagay mo, maiiwasan bang malugi ang tindahan kung taglay mo ang sipag at patitiyaga? 4, nagtatrabaho sa mga manggagawa at nagbabayad sa kanila? 5, naging maayos ba ang iyong pakikitungo sa pagtitinda?
tingnan ang larawan sa ibaba, ano kaya ang dapat gawin ng tindero upang siya ay makabenta ng kanyang mga tindang isda? Ano ang entrepreneurship? Ang salitang entrepreneurship ay hango sa salitang French na entreprendre, na nangangahulugang isagawa. Ang entrepreneurship ay ang paglikha ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Nauunawaan ang pangangailangan ng mga tao at handang tumulong sa pamamagitan ng kanyang negosyo. Siya ay hindi mapagsamantala sa pagtataas ng presyo ng paninda, bagkus siya ay naglilingkod sa mga nakakababa sa buhay. Talakayin natin ang mga kahalagahan ng entrepreneur. 1. Ang mga entrepreneur ay nakapagbibigay ng mga bagong hanap buhay. 2. Ang mga entrepreneur ay nagpapakilala ng mga bagong produkto sa pamilihan. 3. Ang mga entrepreneur ay enkadidiskubre ng mga makabagong paraang enkapaghuhusay ng mga kasanayan. 4. Ang mga entrepreneur ay naghahahid ng bagong teknolohiya, industriya, at produkto sa pamilihan. 5. Ang entrepreneur ay nangungunang pagsamahin ang mga salik sa produksyon tulad ng lupa, pagawa, at puhunan upang malikha ng produkto at serbisyo na kailangan sa ekonomiya ng bansa. Katangian ng entrepreneur ang namamahala ng negosyo bilang isang entrepreneur ay handang makipagsapalaran, matatag ang loob, may tiwala sa sarili, may kakayahan sa pagpaplano, magaling gumawa ng desisyon, masipag sa pagtrabaho. Masigasig, marunong lumutas ng suliranin, napapaunlad ang pamamahala, nauunawaan ang pangangailangan ng mga tao, hindi mapagsamantala sa pagtataas ng presyo ng paninda, at naglilingkod sa mga mahihirap na taong mamimili. Pagyamanin natin unang gawain punan ang diagram ng mga kahalagahan ng isang entrepreneur. Kahalagahan ng entrepreneur. Pangalawang gawain, ano ang kahalagahan ng entrepreneur na maaari mo magamit bilang isang mag-aaral? 1. Ibigay ang sarili mong kahulugan ng entrepreneurship ayon sa iyong pagkakaintindi. 2. Mahalaga ba ang entrepreneur sa ating pang-araw-araw na buhay? Tandaan natin ang entrepreneurship, sa pangkalahatan ay paglikha ng isang negosyo sa mga pinagkukunang produkto at serbisyo, upang makakuha ng kita at matugunan ang pangangailangan ng sarili, pamilya at ng bansa. Maraming katangian ang dapat taglayin ng isang mahusay na entrepreneur. Isa rito ang makapagbigay saya sa mga namimili kapag sila ay nasiyahan sa iyong produkto at serbisyo. Sagutan natin ang isa buhay natin. Panuto, ibigay ang mga hinihinging impormasyon. Isulat ang iyong sagot sa loob ng kahon. Kahalagahan ng entrepreneur, katangian ng entrepreneur, tayahin natin. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Ang entrepreneurship ay isang uri ng salungguhit. A. Gamit. B. Hanap buhay. C. Sport. D. Libangan. 2. Ang mga sumusunod ay kahalagahan ng entrepreneur maliban sa 1. A. Nakapagbibigay ng hanap buhay. B. Nagpapakilala ng bagong produkto. C. Mapagsamantala sa pagtaas ng presyo ng bilihin. D. Nakakadiskubre ng makabagong pamamaraan sa paggawa. 3. Ang dapat na katangian ng isang entrepreneur ay salungguhit. A. Siya ay may mahinang loob. B. Siya ay walang tiwala sa sarili. C. Siya ay hindi marunong lumutas ng suliranin. D. Siya ay may kakayahan sa pagpaplano at magaling gumawa ng desisyon. 4. Ang salitang entrepreneurship ay hango sa salitang French na entreprendre na nangangahulugan sa lungguhit. A. Gumawa. B. Ipagpatuloy. C. Isabuhay. D. Isagawa. 5. Ang mga entrepreneur ay nangungunang pagsamahin ang mga salik sa produksyon tulad ng lupa, paggawa at puhunan upang makalikha ng produkto at serbisyo na kailangan sa ekonomiya ng bansa. A. Tama. B. Mali. C. Marahil. D. Hindi mahalaga. Para sa gawin natin, panuto, sa inyong pamayanan, kumausap ng maituturing mong isang matagumpay na entrepreneur.
Alamin kung paano siya naging matagumpay. Isulat sa isang papel. Sa pagtatapos ng ating aralin, naway marami kayong natutunan sa ating leksyon, palakpakan at batiin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat natapos ninyo isagawa ang araling ito. Mag-aral ng mabuti hanggang sa susunod nating pagkikita. Palem, huwag po kalimutan pindutin ang like at subscribe button sa Jam Alay YouTube channel. Maraming salamat po!